Magandang araw sa lahat mga kabasketball. At kung bago ka nga lang pala sa channel na to, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell at pakilike na rin ang ating videos. Maraming salamat. Ngayong Miyerkules ay ikalawang pagtatapat ng kupunan ng Barangay Nebra at ang Toquetex. At sa kanilang game 1 ay nasungkit agad ng Barangay Nebra ang panalo sa ganda ng transition ng bola at sa ganda ng shooting ng Barangay Nebra ay hindi na nga nakaporma itong kupunan ng Toquetex. At sa laban na yon ay pinangunahan ni Justin Brownlee na merong 31 points with 12 rebounds and 4 assists. 42 minutes and 40 seconds ang kanyang nilaro. At ay kalawa ay si Jamie Malonzo na merong 21 points. At ay katlo ay si Christian Stan na merong 16 points. At ay kaapat ay si Pringle na merong 11 points. At ay kalima ay si Thompson na merong 10 points. At para sa kabilang kampo ay pinangunahan ni Jefferson Hollis na merong 30 points. At samahan pa ng 20 rebounds and 5 assists. At ang kanyang naging playing time ay 44 minutes and 59 seconds. At sinundan na yan ni Mikey Williams na merong 23 points. At ang ikatlo ay si Optana na merong 16 points. At ang ikaapat ay si Pugoy na merong 6 points. At ang ikalima ay si Eram na merong 4 points. Maganda naman ang nilaro nitong import ng Toquetex na si Jefferson Hollis. Sadyang hindi nga lang talaga naging sapat para matalo nila ang kupunan ng Barangay Nebra. At kung ganito pa rin ang lalaruin ng kupunan ng Toquetex ay matatalo pa rin sila sa kupunan ng Barangay Nebra kaya kailangan nilang mag-adjust. Medyo may partida pa itong Barangay Nebra dahil hindi pa nga naglaro itong si Japet Aguilar. Kaya meron pang weapon itong Barangay Nebra. Alam naman natin na itong si Japet Aguilar ay talagang maaasahan sa pagkuha ng rebound at maaasahan din bilang ring protector. Bukod pa rin ay athletic forward itong si Japet pero sa ngayon ay hindi pa nga natin alam kung 100% na nga ba itong si Japet Aguilar dahil nga kakagaling lang nito sa injury. At halos mahaba nga ang kanyang pinahinga kaya siguradong limitado ang kanyang magiging galaw dahil nung game 1 nga ay hindi nga siya naglaro. At sa game 2 nga ay hindi pa rin natin alam kung siya nga ba ay maglalaro na. Malalaman na lang natin yan sa mismong laban. At ngayong game 2 na paparating ay makakabawi ba itong kupunan ng Toquetex? O muli, mananalo na naman ang kupunan ng Barangay Nebra. Kaya kung kayo ang tatanungin ay ano nga ba sa tingin ninyo? Mag-comment lang ng inyong opinion at babasahin natin yan at pag-uusapan.